natin sa Prime 4x4 System or Prime Online Business. Anyway, my name is Vincent, CEO ng Prime, mga kapatid, and I just would like to tell you, and at least ngayon, I am about to go to a guest right now. Siyempre, hustle hard tayo, mga kapatid. Kailangan kasi early birds catches the big worms. So, siyempre, kung sino yung maagang gumising, yun yung makakakuha ng maraming pera sa umaga. Ganun lang, ganun naman talaga basic, di ba? Kung yung hanap buhay mo, okay na, ubisi ako. Kung mamortahay ka, di sa'yo ka mamata, parang buntag pa, kuha na kwarta. Tama, di ba? Negosyante ka eh. Tama? Kaya nga yung inchiklit mata pero malaki kita, Pinoy, dagkog mata, gagway kita. Kasi yung problema minsan ng mga kapatid natin na Pilipino, kung sino pa yung mga walang pera, yun pa yung matagal gumising. Sino pa yung mga may mga nakapundar na, yun pa yung maagang gumigising, tama ba? Tama ba? Well, anyway, huwag natin sisihin kasi kultura po ng mga Pilipino, ganun talaga. Hindi po tayo pinanganak na mga negosyante. Hindi po tayo, mostly po parents natin, hindi po negosyante. Imagine mo, yung pagbata pa tayo, sa bata pa tayo, yung song natin, bahay, kubo, kahit munti. So, karamihan, Pilipino lumalaki, hindi sanay sa malaking mindseting, hindi sanay sa, kumbaga, hindi sanay sa dinagkuay ba? Tama? Kahit minsan ikaw, bagong member ka na, nagdududa ka pa eh. Tama? Tanungin mo sa sarili, eto, harap ka sa salamin, tanungin mo, mudato ko, mana ka? Di ba minsan yung kontrabida sarili mo pa? Mudato ko! Mudato ba ko? Kasi hindi natin ma-blame yan. Kultura po ng Pilipino. Eto, bigyan ko kayo ng sample. Sino nakakita sa inyo ng horror movie? Oh. Yung mga vampire sa mga English version, saan nakatira? Sa mansion. Mayaman hindi. Mayaman, may mga kotse. Kasi yung mindset ng mga taga-ibang bansa, mayaman. Ine-educate nila kapwa mga taga-ibang bansa na mayaman talaga. Kaya kahit mga vampira sa pinikula, hindi nila namamalayan, ine-educate nila, mayaman talaga. O punta naman tayo dito sa Pilipinas, saan nakatira yung mga vampira natin? Or mga aswa? Sa bukid? Ha? Sa kuweba? Sa isang bahay kubo? Di ba? O yung itsura, may kotse, wala. Mostly matanda, pangit yung suot. Tama? Mahirap. Kasi kultura po ng mga Pilipino, ganun. Kaya mostly, kung ikaw ngayon, hindi ka pa lubos na naniniwala na yayaman ka or asenso ka, normal po yun. And yun po yung trabaho namin mga mentors para i-educate kayo. Tama? Kasi once maka-learn na kayo, the proper mindset, the proper knowledge, tama? With knowledge kasi, there will be a power. Ibig sabihin, magiging confident ka na tama siya. Ibig sabihin, magiging confident ka na ipaglaban mo siya, na tama ka talaga. Tama? So, anyway, magsimula muna tayo doon tayo sa mga negative na mga na-encounter natin. Merong mga maraming nagsasabi ng mga guests natin na, di ba, sino sa inyo nagsisimulang mag-invite na? Di ba? Sa pag-inviting mo. Ay! Networking? Ah, di ba? Yung word na networking. Ay, nag-networking, dekay, bati, ano, uy, networking, mana, di ko gunahan na, uy. Familiar? Networking? So, mga kapatid, ayaw sila yung negative, ayaw sila awaya, ayaw sila, they just don't know. Ibig sabihin, ignorante, inosente. Tama? Tayo po yung trainado, tayo po yung professional. So, ano ba yung networking? Sa mga nakikinig sa akin right now na wala pang alam ko ano yung networking, networking po is a system or is a business of moving product. Okay? From the manufacturer, factory, through the consumer, so meaning galing sa factory, ang pagbibenta ng produkto galing sa factory, through to the, sa mga tao, pero dinadaan siya
through an organization of users, retailers, and network builders. So, ibig sabihin po, yung networking ay isang klaseng negosyo na nagbibenta ka ng produkto na galing siya sa factory hanggang sa mga tao, pero pinadadaan siya sa grupo ng tao na katulad natin. Yun po yung networking. Example natin, mga kapatid. Sino sa iyo nakabili na ng cellphone? Kahit ikaw may cellphone, di ba? Saan mo yan binulbili? Binili? Sa factory? Or sa tindahan na? Tindahan na, di ba? Or sa mall na? So, ibig sabihin, yung cellphone po, nininetwork po yan. Kasi pag hindi pa yan nininetwork, tama? Doon mo sana binili sa factory. Kaya huwag kang tanga. Tama, di ba? Yung suot mo ngayon, yung polo mo, yung t-shirt mo, yung pantalon mo, yung brief mo, saan mo binili? Sa factory or sa mall na? Sa mall na. So, ibig sabihin, dinaan na siya ng mga tao, yung tinatawag sa kanya, retailers. So, ibig sabihin, ni-network pa rin yung mga sinusuot mo ngayon. Now, kung ayaw mo ng networking, huwag kang magsuot ng damit. Tama? Tama or tamang-tama? At least early in the morning, meron ka nang ma-learn. So, if merong mga negative na ganyan, huwag mong awayin. I-educate mo lang, kapatid. Hindi yan tama. Kasi lahat po sa mundo nito, networking. Tama? Kaya huwag mong sabihin na ayaw mo ng networking. Kasi kahit mga sinusuot mo ngayon, kahit cellphone mo ngayon, networking yan, kapatid. Tama? Networking kasi isang klase na business. O, yan, educate mo. Para mapapawaw. Marami akong na-explain na ganyan. Ganun-ganun, kaya pala. O, diba? Pag ang tao na-educate mo, anong mangyayari? Yung respeto, makukuha mo. Pag yung respeto makukuha mo, boom! Ano na yung kasunod? Sasali na yun. Kasi yung negative, na-twist mo eh. Hindi literal na aawayin mo, i-educate mo lang kasi wala silang alam. O, next na question. Pagbibenta, ayaw ko nang magbibenta. Di ba? O, kapatid, ayaw mo nang pagbibenta. I-educate mo. Ano bang gusto mo? Ikaw yung magpapalabas ng pera o ikaw yung tatanggap ng pera? No, normal, tatanggap ng pera. O, ganun pala eh. Wala kang choice. Gusto ka tatanggap ng pera, ikaw yung magbibenta. Ano bang gusto mo? Ikaw ba yung yayaman or ibang tao yung yaman? Ako yung yaman. O, wala kang choice, ikaw yung magbibenta. Gets nyo? At least alam nyo na yung sagot na sa mga tao na nagsasabi na networking. So, huwag nyo awayin. Tama? Normal yun eh. Di ba na-explainan mo? Familiar mo na ng prime online business. Ano ba yan? Sa Uno ba? Ay, Uno! Ay, networking! Ayan. Doon mo na i-explain. Oh, bakit ba? Kanang familiar ka ba sa networking? Ay, networking! Ayoko yan. Networking yan eh. Oh, di ba? So, yun yung explain yun. Yung networking. Ano pang, ay, benta-benta. Ayoko ng benta-benta eh. Oh, yun na yung explain yun. Ayoko ng benta-benta. Di ba? Oh, number 3. Ano ba yung number 3? Ay, yung ganyan. Mas hayahay ng nakauna. Di ba? Familiar na word. Di ko mapil ng ano man. Hayahay ng nakauna. So, anyway, i-explain nyo lang. No, again, hindi sila negative. Explain nyo lang, kapatid, ganito kasi yun. Lahat naman sa mundo, kahit hindi sa ganitong klaseng negosyo, yung nakauna, advantage talaga. Tama? Alangan man. Let's talk about sa school. Alangan man, grade 1 ka pa lang. Tapos yung mga grade 6. Alangan man, ikaw ka grade 1 mo lang, mag-graduate ka. Sinong una mag-graduate? So yung grade 6, kasi nagdumaan sila sa proseso eh. Lahat kasi proseso. It will go to process. Swerte mo naman kung diretso ka. Legit to eh. So kailangan may proseso. Alangan lang in kaka-enroll mo lang, graduate agad. Ganon, agad-agad lang. Hindi. Kailangan you will go to process. Tama? Ganon eh, ganon. Tama? Kasi pagsasali ako, so may commission siya. Diba? Pagsasali ako kung yayaman siya. Hindi yan na yaman, huwag tangi.
Commission lang yan. Lahat naman may commission eh. Familiar, shout out sa mga call center. Di ba pag makarecruit kayo ng mga call center, may commission kayo matatanggap, 5,000. Tama, pinasali mo lang, pina-apply mo lang sa... bakit ko alam yun? Oh, may experience ako. 2 years, 1 year, almost 2 years ako nag-call center. May experience ako. Every time may commission, every time may mga kaibigan ka, kamag-anak, kapatid, mapa-apply mo sa company nyo ng call center, pag makapasok na yan, per sahod niyan, automatic may 5,000 papasok sa account mo. 20,000 lahat yun. After 3 months na naman, may 5,000 na naman papasok sa account nyo. Tama, basically ang tawag doon commission, pero hindi kayo yaman doon. Tama, lahat naman may commission. O bakit pa may mga fixer? Kasi gusto nila ng komisyon. Ganon basically, magpapakuha ng lisensya, may komisyon. Sa negosyo din natin, malamang may komisyon kasi negosyo to eh. Tama? Again, huwag nyo lang hawayin kapatid, i-explain nyo lang. Kasi yung mga kinakausap natin, hindi sila sanay sa business eh. Ano always ginagawa nila? Tama? Yung always sinasabi ng magulang, anak, mag-aral ka mabuti para pagkatapos mag-aral, hanap ka ng magandang trabaho. Tama? Trabaho always sinasabi ng parents natin eh. Kaya basically, yung iba na hindi nakatapos ng pag-aral, hopeless na. Ibig sabihin, ay wala nang chance to. Basta lang makakain tayo 3 sa isang araw, okay na. Karamihan po na mamimit natin mga Pilipino, ganun. Kaya huwag kang magulat kung mas marami yung negative sa negosyo kaysa positibo sa negosyo. Normal yun. Kaya nga yung challenge natin, i-educate natin yung tao. Let's become a teacher. Kaysa magmarites ka ng kahit anong-ano. Di ba? Makakita ka lang ng chismis? Grabe. Lahat ng mga kapitbahay, sinasabihan mo ng marites mo. Tama? I-educate mo kaya yung na-learn mo today. Yung na-learn mo sa akin. Uy, sabi ni Mentor Vincent, ganito pala, no? O at least nakakatulong ka na ng tao. Nakapa-open mind ka na ng tao. Tama? Ganun po, commission po yung tawag doon. Ganun po yung negosyo. Kaya po yung incheck, maliit yung mata pero malaki yung kita. Kasi po, inaaral po nila yung negosyo. Excuse me. Inaaral po nila yung negosyo. Tama? Ay, hindi po ako marunong ng negosyo kasi sir, gusto ko yumaman pero hindi ako marunong magnegosyo. Kapatid, put this in mind kapatid, lahat ng bagay pag-aaralan ay pwede matutunan. Yung puso nga natutong magmahal, ikaw pa kaya? Tama? Kapatid, kaya aralin mo kapatid. Huwag kang matakot. Tama? Hindi ka nga natakot, nag-aral 6 na taon ka sa elementary. 4 years ka sa high school. 4 years ka sa college. Magkano na lahat? 14 long years ka. Tapos ilan yung monthly mo ngayon? Sahod. Worth it ba yan? May savings ka ba? Nakapundar ka na ba? Tama? Sorry, real talk lang po. Kasi ako, I've been in this industry for long years na. Kaya po maraming resulta. Pero hindi naman yung resulta yung basihan. Yung learnings po, yun yung magagamit mo along the way. The process, hindi yun, yun yung priceless. Yung diskarte mo na matutunan sa Prime Online Business, yun yung magagamitin mong stepping stone sa future mo dito. Tama? So yan, i-learn mo kahit hindi mo pa linya. Kaya nga always namin sinasabi dito, kapatid, yung puhunan mo lang dito, lakas ng loob. Lakas ng loob lang talaga kapatid. Lakas ng loob na matuto, ha? Matuto kung paano ipatakbo yung negosyo mo. So hope meron kayong natutunan sa akin for today kasi malapit na ako sa aking destination. And thank you, to God be the glory. See you sa mga GC natin, sa Zoom natin. Lahat po ito, learnings lang yan kapatid. Kung wala ka pang income, normal lang yan. Hindi ka nga parang ganito, upline. Ilang weeks na ako naka-attend ng Zoom. Wala pa akong income. Hoy tangi, wala. Ilang years ka nga sa elementary? Years ha? 6 years ka sa elementary. 4 years ka sa high school. Sa mag-graduate. 4 years ka sa college. Sa pag-aral mo, nag-ask ka ba ng income? Wala. Tama? Kasi alam mo, proseso. Dito din, ilang weeks ka pa lang sa Prime Online Business naka-attend ng Zoom. Maghihingi ka ng income? Pag sure, oy! Aralin mo muna. Tama? Learn the business, kapatid. Have a long patience. Huwag kang mag-alala, kapatid.
Tama? Lahat ng bagay sa pag-aralan, pwede matutunan. And lastly, sabayan mo ng Panginoon. Ha? Ang laki ng inihingi mo sa Diyos, tapos wag wala kang prayer. Ha? Mag-pray ka, kapatid. Tama? Sabayan mo ng prayer. Okay? And that's it. Huwag kang mag-alala. To God be the glory always. And if you think that's mahirap, always put this in mind. Matthew 19 verse 26. With God, all things are possible. My name is Vincent. To God be the glory, mga kapatid. Prime Online Business, number 1.